So this time around Malit. This time around 7 o'clock in the evening na. 7 na ba or 8? 7, okay. Mag-i 8 o'clock na. So pumunta kami sa Banff Avenue. So okay ba doon niya to? So okay, yan, nakanda na yung kasama namin. Tsaka yung si Horse. So mag-start na kami later sa pagpagyahe. Papunta na. I'm going down. How up? Ayun, nasa elevator kasi kami. Isang pumulit nyo na. Ng videong makabuluan. Di ka nagkamali ng channel ang pinuntahan. Lalo pang hinihintay, halika't simula natin talakayan para sa bagong kaalaman. Tips and advice sa vlog ko, i-check mo. Pati yun na gustuhan ni like and share mo sa mga kakilala kapatid ng friends mo, para malaman na no merong buhay dito sa Canada. Gets mo? So I'm very much excited na pumunta na sa Banff talaga. Kasi ito naman talaga yung pinaka main event namin, yung Banff. Hindi pa! Boxing ba yan? Iilaw mo ngayon, iilaw mo muna yung ano, suga. Rise and delay kasi tapusin ko lang yung vlog ko. Dito wala dito. Ayan, may ilaw na. So, yan, nasa sasakyan na kami, nag-ready na kami kasi minutes from now, pupunta na kami. So, yun pa rin yung driver namin, yun pa rin yung setup ng ano namin. Pakita mo. Pasigam mo yung suga mo. Alright. Wala naman nagbago. Wala nang bago. Yun ba rin? Ganun pa rin. Tsaka si Bibi. Oh, kalmayin mo. Bago natin yan. Bibi. Kalmayin mo. Hi. Oh. Yun. Nag-iisa namin. Course. Wow. So yun talaga, excited ako kasi first time talaga namin na pumunta doon. So it's been a while, almost 2 years na di talaga kami nakapunta doon. So ngayon is the moment of truth. Tingnan natin kung maganda ba talaga yan. Kasi sinasabi nila sa amin na talagang maganda daw talaga yung Banff na yan. So let's see. Kaya stay tuned. I'll be back later. Tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung bundok. Ano lang talaga siya. Maganda siya pag nag-snow talaga kasi puting-puti yan lahat. Kasi wala talagang mga puno yun eh. So, isa sa mga attraction dito yan sa Banff. Kasi yung Banff naman pala is, hindi lang naman isang lugar to. Marami kang mapupuntahan na lugar. Hindi lang siya isang, kumbaga pagpunta natin sa isang lugar na ito na yung talagang Banff. Hindi, kasi malaki talaga siya. Saka may mga covers or may mga places siya na mga tourist spots talaga. So kumbaga parang isang ano siya, city na maraming mga nakatagong mga magaganda na mga spots. Yun pala yung Banff. Alam niyo guys, 8:30 na dito ngayon, pero maliwanag pa rin. Yung mga sa Pilipinas around 5 PM pa talaga. Kasi dito kasi pag summer, matagal talaga magdidilim. Kabaliktaran kasi pag winter din, madaling magdilim dito. Around 5 o'clock madilim na or 6 o'clock. Pero pag summer talaga, medyo matagal talaga yung dilim talaga. Kaya medyo mataas yung umaga dito pag summer. So tingnan nyo, around 8:30 na pero talagang napakaliwanag pa rin. Kaya nagagawa namin na kasi matastas yung araw ng bakasyon tsaka minsanan nito, kaya we grab
it's absolutely an opportunity. Kasi opportunity sa amin ito na makalabas talaga. So, yun. Tingnan talaga natin ano yung magandaan doon. Kasi pinagmamayabang itong si Brian. Wow. Maganda doon talaga doon. So, let's see how good or how beautiful Bang is. Tsaka, yung mga friends ko din naman sinasabi sa akin na talagang puntahan ko doon dapat talaga pag Canada talaga yung Banff, lalong-lalong natin sa Alberta, Banff talaga yung maganda. Kaya, excited na kami na makapunta doon. Kasi kakatapos na kasi namin kumain eh. After namin nag-swimming, so yun, eto na yung next destination namin. Then, eto na yung last destination namin for the day. And then tomorrow, iba na naman. Kaya, inisa-isa ko talaga siya para at least makita niyo talaga yung ano yung kagandahan ng area na. So, tingnan nyo guys, sobrang daming tao dito, tsaka wala talagang ano, parang, yan. Yan, napakaraming tao. Yeah, we can walk there and then... Gago. Ikaw na talaga. Sira ka talaga. So, talagang napakaraming tao. Paganda kasi marami ka nakikita ng iba-ibang lahi, wala silang pakialam, may iba na mamask, may iba na hindi. So, parang, ewan ko ba, yung protocol dito ay nawawala. Pero maganda pa rin kasi kahit pa paano, makakita ka ng maraming tao. Pero you have to be careful kasi alam mo naman yung panahon natin ngayon sa COVID, kailangan natin na maging alerto always para hindi naman tayo magkakahawaan or mahawa sa sakit na COVID na yan. So, different tubinos or different lahi talaga yung nakikita nyo. Kaya, yun pala yung kagandahan dito sa ano, sa Banff kasi tourist spots talaga siya. Ang daming-daming tao talaga. Parang, kung hindi lang gabi, parang araw talaga kasi ako ba natutulog ito mga tao na to? Napakarami talaga. Alam nyo guys na napakasarap balikan na yung COVID-free tayo. Wala tayong mga kinatatakutan kasi okay lang na magbibisit tayo kahit saan. Okay lang na papasyal tayo kahit saan. So parang ganito yung buhay na minimis ko na parang hindi sila takot sa COVID. So parang dito kasi marami kasi mga tao pumupunta dito eh. Kaya napakagandang tingnan na yung mga tao is walang mga, parang walang mga restrictions kumbaga, pero meron. So nga lang, tingnan nyo ngayon, oh, napakaraming tao, masarap. Masarap tingnan na parang wala tayong kinatatakutan. Sana pabalik na yung panahon na wala ng COVID para nandang free na tayo sa paglalakad na wala tayong mga inaalala. Ayun, nakita rin natin na maganda pala talaga na mag-ikot-ikot dito sa Banff kasi napakaraming pwede mong pasyalan, napakaraming pwede mong puntahan at saka ang dami-dami talagang tao. So, parang ang saya-saya talaga pag nandito ka.
Kaya pala yung mga kasama ko na nakapunta dito ay bumabalik-balik sila dito sa Pangu. Kasi makikita nila yung kagandahan talaga ng lugar. Lalo-lalo na pag umaga ko na siya papasyon. Kasi kahit na ngayon, sobrang ang dami-daming tao talaga na yun nag-meet. So, kaya ako, gusto kong bumalik dito soon. Gusto ko na makapunta ulit dito. Kasi mag-i-enjoy ka talaga sa lugar, sa dami ng mga magagandang tanawin, dami-dami mga iba't ibang klaseng tao. Dito mo lang pala makikita. Kasi iba siya eh, iba yung Calgary, iba din yung Banff. Yung Banff talaga is sikat to eh sa Canada. So, pag nandito kayo sa Canada, isa sa maganda na tourist spot talaga napuntahan nyo is yung Banff talaga. Kasi sobrang dami nyo pwedeng puntahan. And then, iba't ibang klaseng pagkain, iba't ibang klaseng tao yung makikita. Kaya maganda dito sa Banff talaga. So cool. I love na makabalik ulit dito sa Banff. Yan, nakikita nyo yan. Yung mga tables na yan ay inilalabas nila during hapon hanggang gabi. During, ano lang siya, during, tawag ito, during sa summer. Kasi summer is okay siya sa labas na magpapakain sila. Pero pag during winter time, hindi mo na makikita yung mga ganyan. So, talagang maganda siya kasi namimiss ko talaga yung Pilipinas na sobrang daming Pilipino. Ito yung namimiss ko na makakamingle ka naman ng mga tao talaga. May ano sila, basis sila dito na kung gusto mong sumakay, may mga nakarota na kasi na mga areas kung saan pwedeng sumakay yung mga passengers. Kasi dito din naman, may mga nagbabas din naman kasi kaya okay lang na pwedeng sumakay sa mga stations. Kasi dito, may mga stations para magdadrop yung pasahero at sasakay yung mga pasahero. Organized kasi dito yung mga stopover nila. Yo, Ihaw. Champi sa amin ko tawagin. Oo, yun, mga ganyan sa amin. Mas Friday night. Sa amin, araw-araw yan. Mas kagabi-gabi. Kasi sa amin, kasi mag-start dyan sila minsan October hanggang mag-end na ng January. Sa amin, dire-diretso yan. Gilid ng ilog ba? Lahat mo daw, grabe mo, susikan yun. Susikan na rin dito, nakakamiss nga amin. Oo, gago nga. Nagbago yung buhay na. Yung pa nga. So around 10 o'clock, babalik na kami dun sa hotel na pinagstayhan namin kasi mag-close din yung hotel by 11, I guess. Kasi mag-out na daw yung front desk doon. And then, syempre, yung wala nang tao doon sa hotel, pero yung card namin sa room is magagamit namin para sa, tawag ito, para sa pag-open ng main door talaga. And then, yan, ikot-ikot muna kami dito kasi para naman makakita namin talaga yung kagandahan ng lugar. Maganda talaga kasi may mga businesses, yung establishment dito eh. Matagal din magsara eh. And then, yung mga tao dito, nag-i-enjoy. Parang random ko talaga na walang COVID dito. Random ko talaga na, you know, walang yung meters away each others, hindi nila napapractice. Yan yung maganda. Kasi, yan may mga kumakain. Maganda talaga yung lugar. Makaka-ano ka talaga. See? Parang umaga. Namimiss ko tuloy yung, ano, yung city natin dyan sa Pilipinas, yung Metro Manila, na maraming naglalakad, maraming tao talaga. Nakaka-miss yung ganitong sitwasyon na hindi natatakot dahil sa COVID na yan.
Ang ganda. I love the place. May mga hotels din dito. May mga bars. Yan, may mga barbecues. So, na makaka-interview tayo dito ng mga foreigners. Para naman matanungan natin sila with regard sa sitwasyon nila dito. Kasi sa amin talaga, sa Brooks, stricto talaga yung mga tao. Stricto talaga din yung mga establishments pag walang mga mask. Pero dito talaga, I don't know, walang restrictions. Ayaw, maganda. Mount Royal, sa hotel yan. Ang daming tao? Napakaraming tao. Pagpatuyang gubuan kay Manu na yun. Sumipili ba lang niya? Ano niya lang? Hi, Doggy! So maganda talaga pag-araw kami sana nakapunta dito. Kaso lang, abili kami sa oras. Pero still, nai-enjoy pa rin namin kasi ang dami pa rin tao na naglalakad, ikot. Yan, may higanting lollipop. Grabe yun. Higanting lollipop yun. So yun yung mga pila ng mga passengers na sumasakay ng bus kasi may mga nagro-ruta dito ng mga buses at saka sa 2 tunnel at saka to downtowns yung mga ano nila yung mga pupuntahan. So yun, maraming mga pasahero talaga na nag-aantay dun sa mga bus stops kasi may mga stops dito na kung saan yung mga buses ay dun lang talaga pwede mag-pick up at saka magbaba ng pasahero talaga. So, kagaya sa Pilipinas, sa Metro Manila, nakikita ko na pinipilahan talaga yung mga buses, pinipilahan yung mga sasakyan. So, ganyan din dito. Marami rin ang pipila. So, yun guys, tapos na ang gabay ng lalagay namin ng lalagay. Tapos na yung pag-iingat namin doon sa Banff. Nakakita kami ngayon sa room. Sa hotel. Tomorrow, mag-prepare na kami para sa bukas din naman namin na activity. So ngayon, we will just have a whiskey for the night para makatulog ng maayos. And then,
Tomorrow, mga around 10 o'clock or 10:30 siguro, alis naman kami sa mga different routes na pupuntahan namin. So, sana panoorin nyo yung next vlog ko para makita nyo naman yung lugar na pupuntahan namin. So, thank you so much for watching at the last time. Paalam. 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 Sir. Paalam. Pilido yun ah. Paalam. Bye. Bye. Paalam. Alright, see you tomorrow guys. Bye bye. Like a Hellcat.